of the attributes of God, and we're still here in Book 5, which entitled, mga kapatid, Who He Is Regards Us. Sinong Diyos sa ating mga buhay, and according to Deuteronomy 32:3 and 4, for I will proclaim the name and presence of the Lord, concede and ascribe greatness to our God. He is the rock, His work is perfect, for all His ways are law and justice, a God of faithfulness without breach and deviation, just and right is He. So ang Diyos ay pinapakilala, mga kapatid, na siya po ay Diyos, mga kapatid, na asa na tayo? Next, ano na tayo? Praise God. Hallelujah. Siya po ang Diyos na perfect, siya ang Diyos na matuwid, siya ang Diyos na banal, at siya po ang Diyos na tapat. Let us review, mga kapatid, part 1. Tinalakay natin siya ang Diyos na ating tagapamagitan. He is the God, our mediator, in 1 Timothy 2:5. That was last Sunday. Tinalakay po natin, mga kapatid, ang acronym na SWOT, S-W-O-T. He's the mediator of God's standards, and then He's the mediator of God's will, and He's the mediator of God's oath or promise, and He's the mediator of God's testament. And these are the acronym ng SWOT, mga kapatid, standards, will, oath, and testament, and only Jesus was the mediator. Pero bago ang lahat, kinagawian, kinasanayan, at kinaugalian natin ang magdeklara na mabubuting bagay. Sabi mo, good things. Praise God. Hallelujah. Of course, pag nagsasalita tayo, lagi natin sinasabi na may pananampalataya, kasi ang sabi ng Bible, if we confess Jesus Christ with our mouth and believes in our hearts, we will be saved. So, our salvation is just the outcome of what we confess with our mouth and believe in our heart. Kaya pag sinabi mo, thank God I am prosperous, sinabi ng iyong bibig, sinasampalatayanan ng iyong puso. Kasi ang nagpapamanifest po sa biyaya ng Lord ay ang pananampalataya. Kasi ang sabi ni Jesus, be it unto you according to your faith. Kaya pag sinampalatayanan mo, it will manifest sa buhay po natin. Amen? Amen. Okay, tayo lahat. Sabi natin, thank God I am prosperous. Thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Sabi natin, greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Hindi mas malakas dyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. All is well. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. There was a story, brethren in Christ, na sabi nga, Jesus was invited to came into His home. And then, in-entertain si Jesus sa kanya lamang sala. Then, ang mga thief ay biglang hinold up, pinagnakawan ang bahay na yon, and si Jesus ay hindi man lamang kumibo. And then, after po ng pagnanakaw, ang sabi sa kanya po ng may-ari ng bahay, Lord, pinatuloy kita, pero hindi mo man lamang ako kinamihan. Ang sabi ni Jesus, remember na nagkakaroon lamang ako ng karapatan kung saan mo ako pinatutuloy. So Jesus ay nagkakaroon lamang siya ng karapatan sa ating buhay kung saan natin siya papahintulutan na kumilos. Tama po ba, mga kapatid? Kaya sa ating mga problema, sabihin natin kay Lord, Lord, bahala ka kumilos sa aking problema. Bigyan natin siya ng authority, mga kapatid.
Kasi lagi natin tandaan, apart from the Lord, we can do nothing. As long as we are in the jurisdiction of the Lord, hindi tayo mapapahamak. Kaya yung mga tao na lumalayo sa Panginoon, lagi natin tandaan mga kapatid, sila po ay vulnerable na makaranas ng mga bagay na hindi maganda. Amen? Amen. Hallelujah! Kasi minsan, ipinagpapalit natin ang gawain ng Lord sa mga ano-anong bagay. Hallelujah! Instead, naunahin natin si Lord, inuuna pa natin ang mga bagay-bagay. Kaya minsan, nakakaranas tayo ng hindi maganda sa ating mga buhay. Amen? And this morning, brethren in Christ, we're now in part 2, which entitled siya ang Diyos na ating tagapagnugot. Malalim. In English, He is the God, our leader. Amen? Amen. Praise God. In Psalms 31:3, ito po ang wika ng Biblia. Sapagkat ikaw ang aking malaking bato at ang aking puta. Alang-alang nga sa iyong pangalan. Sabi nga ninyo, alang-alang sa iyong pangalan. Ay, pangunahan mo ako at patnubayan mo ako. Yes, you are the rock and my fortress. Therefore, for your name's sake, lead me and guide me. Alam niyo po, church, yung verse na yan, napakahalaga, for the name of the Lord's sake. Alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya tayo nagsisikap, even though na medyo hindi madali gwa maging matuwid, hindi ganun kadali maging bana, pero we need to do it in the name of the Lord. Kasi alam niyo po mga kapatid na dudumisan ang pangalan ng Lord dahil, sorry sa term, sa mga kabalbalan na ginagawa ng mga mananampalataya. Born again, Kristiyano, anak ng Diyos, kuno, praise God, ginagamit sa music, ginagamit sa singing, ginagamit sa dancing, and yet, ang kanilang pamumuhay ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang napapahiya ay ang Panginoon. Kasi ang sasabi ng tao, born again ka pa naman. Kaya sabi dito ni David, alang-alang sa pangalan mo, Panginoon. Alang-alang sa pangalan mo, Lord. Lead me and guide me. Kaya hayaan natin, kasi si Lord naman, pag mag-lead siya, I firmly believe sa tama. Tingnan po natin sa next slide. Hallelujah. For His name's sake, He guides us. He leads us. He assists us and He directs us. Naandyan mga kapatid yung mga bagay. Ginagabayan ka ng Lord, pinapangunahan ka ng Lord, tinutulungan ka o inaasis ka ng Lord at dinidirekta ka ng ating Panginoon. Ito ang dapat gawin. Ito ang dapat salitain. Ito ang dapat isipin. Mga kapatid, amen? Amen. Kaya nga sa ating mga kapatid, sabi pa nga, di ba may panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, may ganun sila sa isip, sa salita at sa gawa. Ganun din sa Panginoon. Dapat ang ating isip, pinapangunahan ng Lord. Ang ating gawa, pinapangunahan ng Lord. At lahat, pinapangunahan ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, born again ka, gawin mo ang lahat alang-alang sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Amen? Amen. Praise God. Kasi napapahiya ang Lord. Hallelujah, na parang tayo, sige lang ng sige, kasi parang may freedom tayo. Hindi ho ganun, mga kapatid, for the name's sake. Dapat tayo ginagay, dinilid, inaassist, at dinadirect ng ating Panginoon. Nehemiah, tignan po natin ang Israelites. Israelites, mga kapatid, ay mga stubborn. Mga matitigas, mga masyas labuntok. Mga matitigas ang kanilang ulo, mga stubborn, mga disobedient. Kaya kung nakakaranas ka ng mga bagay, matutulog yan, huwag yung pagananin yan. Mamaya, naka-iglip na yan. Hallelujah. Praise God. Makinig kayo kasi napakahalaga po ang word of the Lord. Amen. Despite na sila ay may mga step neck, despite na sila ay stubborn, disobedient. Hallelujah.
Kaya nakakaranas sila, di ba, may mga nilamon ng lupa, may mga tinuklaw ng ahas. Why? Because ano ang kanilang di pagsunod sa pangunguna ng ating Panginoon. In fact, Moses ay umiyak na siya kay Lord. Kasi ang sabi ni Moses, Lord, ako pa ang nanganak at naglihi sa mga tao ito. Sobrang titigas ng ulo. Because the very hardest part of leadership is if no one follow. Napakahirap manguna kapag hindi sumusunod ang mga tao. Tama ba? Amen. The hardest part, kaya sinabi kanina nung conclusion, may nag-conclude na hindi ganun kadali ang maging leader. Tama po yun. Pero madali maging leader kung lahat mababait. Pero nagiging mahirap lang ang maging leader kung ang mga tao ay hindi sumusunod. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So tama naman siya. Mahirap maging leader, hindi kadali maging leader kapag pasaway ang mga tao. Pero again, kapag mabubuti at mababait naman at masunurin ang tao, ang sarap maging leader. Everyone will aspire or gusto nilang maging leader. So again, balik tayo sa Israel. Despite of their disobedience, mga kapatid, still God is gracious to them. Kaya lang may mga consequence. Kita niyo po, mga kapatid, hallelujah. Nalungkot ako na sila siyan pala na aksidente, ano? Nagasgas. Praise God. Bakit? Kasi instead na nasa ministry, nasaan sila? Yan ang sinasabi natin. Ang Israelita, yes, they did believe in the Lord. Naniniwala sila sa Panginoon. Pero sila ay mga matitira sa ulo. Kaya napapahamak, tama? Kaya pag ikaw ay napahamak dahil sa katigasan ng ulo mo, huwag mong sisisihin si Lord. Yung nangyari kay Archie, hindi naman si Lord ang may paintulot niya na may gusto niya. Si Archie ang may gusto niya. Tama? Ako din na aksidente. Hindi ko pwede sabihin na, ay, pinayagan ng Lord na ma-aksidente. Hindi. Because of our disobedience sometimes. Tama ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Pero sa kabila po naman, ang Diyos ay nanatiling mabait. Tingnan mo, naging mabait pa rin si Lord kay Archie. Nakakalakit pa rin si Archie. Yes. Hallelujah, kita mo, naging mabait din sa akin. Praise God, nakakalakad din ako. Hallelujah. Are you in church? Amen. Alam niyo po yung aksidente, ang iba namamatay, pero pag na-aksidente ka at buhay ka, mabait pa rin si Lord, binuhay ka pa rin. Amen. O sabi mo nga sa katabi mo, mabait si Lord. Tingnan natin ang mga Israelita. Sige, next slide. Hallelujah. Sabi niya sa Nehemiah 9:12, bukod dito'y iyong pinatnubayan sila, yung Israelite, sa isang tila haliging ulap sa araw at sa isang tila haliging, praise God, apoy sa gabi upang bigyan sila ng tanglaw sa daan na kanilang lalakaran. Nakita niyo po, mga kapatid, because sila po ay mga sojourners. Pag-aaraw, sobrang init, ang ulap ay nagiging lilim sa kanila. Ayaw ng Lord na mangitim masyado ang mga Israelites. Hallelujah. Ayaw nila masunog. Ayaw ng Diyos kaya nagiging lilim ang ulap. Paggabi naman, nagiging pillar of fire para yung dilim maging liwanag sa kanila. Tama ba? That's how the Lord lead them. Tingnan natin sa English. Praise God. Moreover, by a pillar of cloud of you led them by day and by a pillar of fire by night to light the way they should go. Ganon si Lord. Hallelujah. Kaya mga Israelites nakarating sa promised land because the Lord leads them. Pero listen up, church. Sa pag-aaral, actually, from Egypt to promised land, 11-day journey lang. 11-day, ibig sabihin more than a week, makakarating na sila sa promised land. Why it took for them for 40 years sa wilderness? Bakit nagpaikot-ikot sila sa wilderness? Alam niyo na ang sagot, katigasan ng ulo. Alam niyo po, dapat na tayo mapagpala ng Lord in a period of months. Praise God. Mapagpala ka ng Lord in a period of months. Pero maabot ng taon-taon. Bakit? Matigas ulo mo eh. Parang Israelita, labing isang araw lang, nasa promise lang na, pero umabot sila ng 40 years. Kasi matitigas ang ulo. Dapat matagal ka ng pinagpala ng Lord eh.
maganda na sana ang buhay mo. Dahil sa katigasan ng ulo mo, hindi pa rin talaga mapagpalapala ang bawat isa sa atin. Amen? Isa pa ho. Praise God. Sabi ng Nehemiah, sige, next. Praise God. 9:19, gayon may ikaw sa iyong masaganang mga kaawaan po ang Lord. Kaawaan ay hindi mo pinabayaan sila sa ilang. Ang tila rin ni ulap ay hindi humihiwalay sa kanila sa araw upang patnubayan sila sa dani. Ang tila rin apoyman sa gabi upang pagpakitaan sila ng liwanag at ng daan na kanilang lalakaran. In English, sabi niya, yet thou in thy manifold, grabe yan, manifold mercies, forsookest them not in the wilderness. The pillar of the cloud departed not from them by day to lead them in the way, neither the pillar of fire by night to show them light and the way wherein they should go. So sabi dito ng Bible, mga kapatid, hindi humihiwalay ang Diyos. Kanina ganda lang ito, hindi nagkulang kailanman ang Diyos. Minuto-minuto, oras-oras, araw-araw, hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Yes, ina-admit tayo. Tayo minsan nagkukulang kay Lord. Nagkukulang tayo minsan ng panahon para magbulay-bulay ng kanyang salita. Nagkukulang tayo ng panahon para manalangin at tumawag sa kanya. Minsan nagkukulang tayo ng panahon para sumamba sa kanya. Nagkukulang tayo ng panahon para maglingkod sa kanya. Pero ang Diyos, kailanman kapatid, hindi nagkulang sa iyo. Amen! O sabi mo, ganyan ang Diyos ko. Praise God. Ngayon, sa ating panahon, that was in the Old Testament, in our time, how the Lord leads us, tingnan po natin. Gayon may, 16:13 nandyan, gayon may, kung siya, ang Holy Spirit, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, anong gagawin? Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sabi nga ninyo, buong. Buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa iyo ang mga bagay na magsisidating. Maganda sa English, brethren in Christ. But when he, the Spirit of Truth, kaya sa Bible, ang Holy Spirit, hindi siya power. Bakit? Gumamit ng personal pronoun na he. Kasi kung gamit lang yan, or things, dapat ang ginagamit, it. Amen? Pero gumamit siya ng personal pronouns na he, therefore, ang Holy Spirit is a person. Hallelujah. But when he, the Spirit of Truth, the truth-giving Spirit comes, he will guide you. Saan kayo gaguide? You into all the truth, the whole and full truth. For he will not speak his own message on his own authority, but he will tell whatever he hears from the Father. Grabe ang Holy Spirit, mga kapatid. Ano man ang marinig niya sa Ama, ipapahayag niya sa iyo. So paano ka ngayon? Ngayon sa ating panahon, how the Lord leads you? Holy Spirit. Kaya mahalaga, nakikinig tayo sa Holy Spirit. Tama? Amen? Amen? Makinig tayo sa Holy Spirit. Dapat marunong tayo kumonsulta sa Holy Spirit. Lord, kalooban mo ba ito? Gusto mo ba ito, Panginoon? Dapat lagi natin, ano, hindi lang tayo sigi-sigi. Sigi-sigi, mga kapatid. Amen? Ako rin, nag-pray din po ako, mga kapatid. Every time na nagpupunta pa ako ng business, nag-pray po ako kay Lord. Hallelujah. Pero, or all things work together for good kasi nag-provide ang Panginoon. Amen? Amen po ba? O sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Kaya lahat ng mga gagawin natin, praise God, ikonsulta sa Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang magsasabi sa iyo kung anong dapat mong gawin. Never your attention. Ang tao may dalawa. Kung hindi ka Kristiyano, mayroon kang konsyensya. Ang konsyensya, hallelujah, will tell you what is right and wrong. Right? Kaya kahit hindi ka born again, alam mong tama at saka yung mali. Ngayon na naging Kristiyano ka, nadagdagan ang konsyensya ng conviction.
Ano yung conviction? The Holy Spirit, kapag gagawa ka ng masama, kinakabahan ka ng puso. Nakakas na ba kayo ng ganyan? Parang mahina lang. Yung parang tipong gagawa ka ng mali, tapos grabe ang kabog ng dibdib mo. Conviction ng Holy Spirit yan. Sinasabi ng Holy Spirit, inigawan yan. Inigawan. Praise God. Pero minsan, sabi ng Bible, pinapatay minsan natin ang Holy Spirit. Kasi minsan ang Holy Spirit, pagka mag-convict siya ng minsan, in-ignore mo. Mag-convict siya ng pangalawa, in-ignore mo. Mag-convict siya ng pangatlo, mahina na. Pag in-ignore mo pa siya, hindi na siya mag-convict kailanman. Kasi alam niya, hindi ka naman makikinig yan. Kaya we have to listen the conviction. May konsensya ka na, may conviction ka pa. Saan ka pa, mga kapatid? Praise God. Masyad ka na lang gunto kung mayroon ka ng konsensya, mayroon ka pang conviction ang hindi ka makinig. So, malinaw mga kapatid, nowadays, ang ating ahaw na Lord leads us through the Holy Spirit. Sabi mo nga, Holy Spirit. Kasi tayo pag born again tayo, may automatic may mga spirit tayo. May mga Holy Spirit. Yung spirit mo, sinasangka pa ng Holy Spirit, kaya nagiging mabait ka. Tingin kayo, nung hindi ka Kristiyano, ang espiritu mo, kaya sabi ko nga, pag nag-i-explain ako, ang spirit natin is just a natural water. Haluan mo ng itim, ang tubig ay magiging itim. Haluan mo ng pula, ang tubig ay magiging pula. Haluan mo ng violet, magiging violet. Kung anong ihalo mo, siyang magiging kulay ng tubig. Is that clear and loud? Ganyan ang espiritu ng tao. Espiritu ng tao is just a clear water. Haluan mo ng evil, ano mangyayari sa ating espiritu? Magiging demonyo ka. Tama. Haluan mo ng Holy Spirit, magiging holy ka. Tama? Kaya sa tao pa lang, makikilala mo kung ang Holy Spirit ang sumasangkap sa kanya. Kasi pag gumagawa ng tama, holy yan. Pag gumagawa ng mali, evil yan. Amen? Nakakaunawan tayo. Sabi mo nga, God is leading you. Okay, tatlong bagay. Praise God. Para tayo magawa isa na sa inyo, nakarating na sa Manila, sa, di ba mayroon tayong tinatawag na LRT? Sino nakasakay ng LRT? Light, L-Light, Trail, L-R, Rail, anong T? Train. Transit, yan. Pag LRT, ibig sabihin ng LRT, Light, Rail, Transit. Yan. So, LRT. So, ngayon, ang isang train, hindi siya makakarating sa Pururo pag walang riles. Tama? Pag lumabas siya nun sa riles, tiyak na accident yun. Nakakaunawan tayo. So, kaya inakronin ko yung LRT. Dapat sumusunod lang tayo sa kalooban ng Diyos para marating natin ang ating destiny sa buhay. Amen? Okay, number one, praise God, LRT tayo. So, attribute number one, praise God, He leads us in the path of life. Sabi mo nga, life. Life. O balik na rin nyo, pagpapunta ka ng kamatayan, hindi si Lord ang nag-lead sa'yo. Maliwanag? Kasi pag si Lord nag-lead sa'yo, dadaling ka sa path ng buhay. Sabi nga ninyo, buhay. Masa tayo, praise God. Sabi niya, Psalms 139:24, at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. So, ang buhay na walang hanggan, o ang buhay, that is eternal things. Tingnan pa natin sa English, praise God. Hallelujah. Sige, next. And see if there is any wicked or hurtful way in me, and lead me in the way everlasting. Ang buhay ba na walang hanggan, everlasting ba? O ba, mas clear. Isa pang verse, Isaiah 49:10. Sila'y hindi mga gugutom. Sabi mo, I like that. Gusto niyo bang hindi ka nagugutom? O sabi niya, sila'y hindi mga gugutom o mga uuhaw man, at hindi man sila mga papaso ng init.
o ng araw man sapagkat siya may awa sa kanila, which refers sa Diyos, ay papatnubay sa kanila sa makatwid bagay sa tabi ng mga buka ng tubig ay papatnubayan niya sila. Pag si Lord naglilid, hiyang buhay yan. Tama? Hindi ka ililid ng Lord sa kagutuman, sa kahirapan, sa kasakitan. Once the Lord will lead you, He will lead you kung saan ikaw ay satisfied. Amen? In English, tingnan natin. They will not hunger or thirst, neither will mirage or misled, or scorching wind or sun smite them, for He who has mercy on them will lead them, and by springs of water will He guide them. Ang springs of water, hindi yan natutuyuan, mga kapatid. Dumating man ang drought, tagtuyot, hallelujah, hindi yan matutuyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, buhay. Kaya tingin kayo sa akin, hiramin ko lang po sa inyo, kapag ka ang buhay natin medyo nagwiwindang-windang, medyo naghihikamos, medyo nahihirapan, mag-question tayo, am I following you, Lord? Sumusunod kaya ako sa iyo, Lord? O baka hindi ako sumusunod? Kaya nakakaranas ako ng mga ganito. Kasi ulitin ko, pag si Lord ang mag-lead sa iyo, alam mo yan kung saan ka dadalhin ng Panginoon. He will bring you into the place of prosperity. Amen? Kaya, mga kapatid, kapag ka hindi ka nakakaranas ng mga bagay na dapat natin nararanasan, then ask question, am I following you, Lord? Sige, sabay-sabay lang po natin, sabi natin, am I following you, Lord? Baka iba ng sinusundan mo. Sumusunod ka na sa girlfriend mo. Sumusunod ka na sa boyfriend mo. Minsan sasabihin sa akin ng isang boyfriend. Sabi ko, alam mo, Pastor, nung makilala ko siya, siya lang nakapagbabago sa buhay ko. Ang daming nabago sa akin. Nabago ako sa mga bis. O, talaga? Ay, hindi na natin pala kailangan si Lord. Boyfriend na lang pala kailangan para magbago ka. Nakarinig na ba kayo ng ganyan? May mga binata na nagsisindi, mininom, pero nang mayroon siya nakilala, nagbago siya. Kaya sasabihin niya, alam mo, makilala ko siya, nakapagpabago ng buhay ko. Praise God. Church, listen up. Only God can change. Pwede siya magbago pagsamantala, pero ang pagbabagong galing kay Lord, everlasting. Tama ba? Kaya, alamin nyo kung kanino ka sumusunod. Baka kung kanino ka na sumusunod. Amen? Amen. Natanda nyo po yung tatlong mga binata, si Mesak, Sadrak, and Abednego. Pinasasamba sila, pinaluluhod sila sa ribolto. Pero ano sabi nila? Hindi kami luluhod dyan. Kay Lord kami sasamba. Amen? Dapat we know kung sino ang ating susundan. Are you right, church? Amen. Ulitin ko, you will know if God is leading you because He will lead you into a place where you are satisfied. Malapag na po mga satisfied. Amen? Sabi mo nga ulit, life. Ang ganda niyan, mga kapatid, kasi baka sasabihin nyo lahat na lang, sino nang nagdala, sino nang nag-guide, sino nang nag-lead, hindi ho. You will know and you will know if God is leading you because alam mo laging positibo ang iyong mararating. Pag negatibo, it's no longer God is leading you. Amen? Are we learning? Are we learning? Okay, pangalawa, praise God. Attribute number two, He leads us in the path of righteousness. Yan ang maganda. Praise God. Maganda pag-usapan yung righteousness. Malalaman mo si Lord kapag si Lord ang naglilid sa'yo kasi sa katuwiran kanya dadalhin. Hindi kanya dadalhin sa lugar na kasalanan. Hindi ka dadalhin ng Lord sa lugar kung saan magkakasala ka. Let us read. Basa tayo. Praise God. Sabi niya, Psalms 25:9, ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Maganda sa English, praise God. He leads the humble in what is right, and the humble He teaches His way. Praise God. Pinakunahan ng Lord kung ano yung tama. Praise God. Amen.
na sabi mo sa inyo, napakadali lang mamili naman what is right and wrong, what is right. Nung nakaraan, sinabi ko sa inyo, how we will know if it is the will of God. The will of God is GPS, good, pleasure, and ano pa ba? Sunod, good. Hallelujah. GPS. Praise God. He leads the humble. Isa pa, verse, mga kapatid, Psalms 143:10, turuan mo akong gumawa ng iyong, yan gusto ko, dapat ganyan ang dalangin natin lagi. Lord, turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban sapagkat ikaw ay aking Diyos, ang iyong espiritu ay mabuti, patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. Ang ganda ng ganyan. As English, praise God, teach me to do your will, for you are my God, let your good spirit lead me into a level country and into the land of uprightness. Ang ganda nun, ano, nag-pray si Jalan? Narciso. Yan, mga ang mga kapangalan pa yan ng mga natatay ko, yung mga Narciso, Maria, Pista, no? Hallelujah. Halimbawa, si Narciso, ang ganda ng ganun, Lord, nananalangin po ako, dalhin mo ako sa tamang babae mamahalin ko. Amen? So, ikaw, Archie, ganyan, pagpanalangin mo, Archie. Basta, Lord, may edad na ako, kahit sino na lang, Lord, basta, gusto ko na mag-asawa, hindi ganun. I-guide ka, i-lead ka ni Lord sa tamang tao, tama ba? Amen! Praise God. Kaya masarap yung ikinasal ka ng bunga ng panalangin. Ipinag-pray-prayer kasi ibinibigay naman ng Lord ang gusto mo eh. Amen? 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 Amen. Eh ako din dati, nag-pray ako nung binato ko, nag-pray. Sabi ko, Lord, maganda. Hindi ko na yung kasama manalangin, panalangin yung mabait. Kaya maganda nga, pero hindi. Mabait. Kompletuhin nyo, sabi mo, Lord, gusto ko maganda, matalino, may trabaho, mabait. Sama nyo lagi yung mabait. Amen? Para wala akong kausap. Kasi ang sabi ng Bible, lead me into the land of uprightness. Dalhin ka sa tamang lugar. Maging sa trabaho. Ipag-pray nyo kay Lord ang trabaho na kung saan ikaw ay hindi makukompromise sa pagiging Kristiyano. Amen? Hallelujah. Sa lahat ng ganong buhay, mga kapatid, God is always leading us into righteousness. Kaya kapag ikaw ay nasa daan ng hindi makatuwiran, hindi kabanalan, hindi yan galing kay Lord. Kaya huwag mo sabihin, ay, dinala ko dito ni Lord sa disco. Praise God. Dinala ko ng Lord dito sa club. Praise God. Hindi ho. God will bring you into a place kung saan ikaw ay makakaranas ng kabanalan. Last point. Attribute number 3, He leads us in the path of truth, katotohanan. Sige, basa tayo. Sabi niya, Psalms 43:3, usubuin mo ang iyong liwanag at ang iyong katotohanan, patnubayan nawa nila ako. Sino, ano yung nila na tinutukoy? Yung liwanag at katotohanan, dalhin nawa nila ako sa iyong banal na bundok at sa iyong mga tabernakulo. Okay, next, praise God. O send out your light and your truth, let them lead me, let them bring me to your holy hill and to your dwelling. Kaya dito mga kapatid, ang liwanag, ang salita ng Diyos, ang katotohanan, piling maggabay sa iyo. At take note ha, huwag niyo pong ang Bible, nalala ko tuloy ang isa, sa sobrang niyang paniniwala sa salita ng Diyos, bawat desisyon niya ay dapat manggaling sa Bible. Which tama naman, kailang mali ang procedure. Sabi niya, dumating siya sa deepest moment ng kanyang buhay, the darkest moment sa kanyang buhay, para nasa dulo na siya ng lubid and he don't know what to do. Iyan na paano na anong gawin niya. At sabi niya kay Lord, Lord, sa pagbukas ko ng Bible, ang una kong mabasa, yun ang gagawin ko. So, akala nila, binalasan lang ang Bible. Praise God. Pagbukas niya, nabasa niya, nagpatiwakan si Judas. Wow! Sabi pa, patiwakan yata ako. Darkest moment, wala na sa talagang matatagpuan. Sabi niya, Lord, kailangan ko i-confirm.
magpapatiwalaan ba talaga ako? Kumuha siya ulit ng isang makapal, that's pinatili niya, basa siya, gawin mong madali. Praise God. Hindi kung ganun ang katotohanan. Ano ho? Hindi ganun ang paggamit ng salita ho ng Diyos. Kasi ang katotohanan, pwede kang ilig. Amen? Tama ba? Praise God. Huwag mong gagawin yan. Kasi baka magpapatiwakal kayo kasi kahit siyempre chimpuha ko ang mabuksan mo, talagang minsan iba. Hindi ganun po. The truth will lead us, mga kapatid, at dadalhin tayo sa lugar ng ating Panginoon. Isa pang verse, praise God. Sabi niya, ituro mo sa akin ang iyong mga daan o Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan. At ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo'y naghihintay ako buong araw. Maganda sa English, praise God. Sa pa, show me your ways, O Lord. Teach me your path. Guide me in your truth and faithfulness and teach me. For you are the God of my salvation. For you, you only and altogether do I wait expectantly all the day long. So anong sinasabi dyan, mga kapatid? Ituro mong katotohanan. Tingin kayo, ano ang katotohanan? The truth will set you free. Di ba ang lahat ng mga nanunumpa sa Hall of Justice, truth and all the truth, and nothing but the truth. Laging truth. Help me God. Matatapos doon sila sa tinatawag na help me God. So, puro katotohanan, pero marami namang kasinungalingan, tama? Pero mga kapatid, tingin kayo, pagkatotohanan po ang salita ng Diyos. Ngayon, tulad ng sinasabi ko, no, ako, walang nagsabi sa akin, nagwapo ako eh. Tama? Hindi ko narinig kay nanay, hindi ko narinig sa mga kapatid ko, hindi ko rin narinig sa mga kaklase ko, hindi ko rin narinig sa mga kaibigan ko, hindi ko rin narinig sa asawa ko. O saan ko narinig? Nung magbasa ko sa Bible, nung nilalaan ang mga punong kahoy, sabi ng Bible, it was good. Nang nilalaan ng Diyos ang mga hayop, it was good. Pero nang lalagyan ng tao, sabi ng Bible, it was very good. Kaya pinakamaganda pala nilalang ng tao sa balat ng lupa, tao. O ngayon, anong katotohanan? Kaya nang isilang ako, sabi ng Lord, it was very good! O, di ba? Ang nanay ko hindi natuwa, pero nanay ko, ang Diyos, sabi ng Bible, ng mga create niya si Adan, it was very good. Siya lang ginamitan ng very. Lahat ng mga bagay, it was good, it was good, it was good, it was good. Pero pagdating sa tao, it was very good. Anong paniniwalaan mo? Tao o ang Diyos? Mas maniniwala ako sa may lalang sa akin kaysa inyo. Ayun naman ako sabihin, nagwapo ako. Mas maniniwala ako kay Lord. Kasi ang sabi ng Bible, He wonderfully, carefully made. Ining maingat. Maingat akong hinulman ng Lord sa tiyan. Tamang pagkakalagay ko ng ilong. Kasi kung nabaliktad niya, nagkamali si Lord, ulan pa na, lulod na. Nagkakaintindihan tayo. Kaya, maingat tayong hinulma ng Diyos. Mas pangit din kung ang ilong na ilagay sa may puwet. Tama, di ba? Hindi ka komportable sa buong buhay mo. Praise God. So, ibig sabihin, lahat ng ating mga parte ng katawan, wonderfully made and carefully in place, inilagay ng Lord sa tama. Tama? Amen. Sabi ko nga, ang pangit kung ang bagang ang nauna, ang katra, nasa ilalim, di ba? So, everything has a purpose. Ngayon, tingnan niyo po, ito lang ang hindi ko pa maunawaan hanggang ngayon. Sa bilyon-bilyon ng tao sa mundo, wala pa rin ang kapareho ng tamad. Lagi na tandaan. Ibig sabihin, you are uniquely created. Kaya si Narciso, matuwa ka sa kulay mo. Be proud. Ikaw lang yan, Narciso. Praise the Lord. Hallelujah. Nasaan pa si Narciso? Hindi ko makita. Praise the Lord. May nagkukumputer pa. Pero be proud.
Narciso, kasi you are uniquely created by the Lord, tama? Ako nagwa-wonder din ako kay Christian, praise God. May mga girls yung mga pinahiya. Sabi ko, hindi naman gwapo masyado. Hindi ko sinasabing hindi gwapo, sabi ko, hindi lang masyado. Gwapo siya pero hindi lang masyado. Dami pinapayot ng mga girls. Praise God. Pero ang na-realize ko lang, unique pala kagwapuhan niya. Grabe. Wala kang makikita at abaka na kasing kamukha ni Christian. Siya lang niya mag-isa. Amen. Nag-iisa yan. At nagkakaintindihan tayo. So be proud of yourself because you are created unique. Amen. Unique. Napaka-unique ng bawat isa. Walang thrill ang mundo kung pare-para sa itsura natin. Tama? Ako masaya ako sa itsura ko. Hindi ko na kailangan tukuran yung ilong ko. Praise God. Yung iba, nagpapatangos. Ang iba, bumibili ng mga sabon talaga ng pampaputi. Isang linggo lang puputi. Pero babalik na lang kasi talaga ang kulay mo eh. Maging masaya ka sa kulay mo. Amen. Sabi ko nga, malalaman mo ang tunay mong kulay. Kung anong kulay ng singit mo, yun din ang kulay. Kasi yun, hindi na naaarawan yun. Hindi na yun naaarawan, ha? Pero yun talaga ang kulay. Amen? Oy, hindi lahat ng singit maitim. Mayroong maputi, sister. Brother, mayroong maitim. May pumaputi. Kaya kung masaya ako sa kulay ko, hindi na ako nag-aaksaya. Praise the Lord. Tanggap ko na rin yung wala na akong buhok. Kaya pag nagsasapatos ako, nakaupo ko dun sa hanggalan ka Sister Joy dun sa may pangakyat. Sister Joy, nasa ko talaga ganun siya. Alam ko, nakikita niya. Itang-kita niya yung aming bumulang. Pero masaya ako dyan. Yan ako. Create na nila lang sa akin ang Diyos eh. Are you church? Amen. Sabi mo, you are unique. Siya, si unique din yan. Praise God. Nakaka-unique natin lahat. We are created unique ng ating Panginoon. Kaya lang, mga kapatid, ulitin ko, ang katotohanan ang pakinggan mo. Sabi mo, truth. Lakasan niyo, sabi mo, truth. Truth. Sabi ng Bible, mahirap ka. Sabi ng mundo, mahirap ka. Mahirap ang buhay. Pero sabi ng Bible, you are blessed. Kaya, mga kapatid, sabi ko nga, tinuro ko sa inyo, what is the difference of fact and truth? Kasi, pag nagpa-check up ka, may fact, may mga findings sa doktor, may leukemia ka, may cancer ka, may ano ka, facts yun, hindi po yung sinungaling. Katotohanan may mga findings sila. Pero ang sabi ng truth, by His stripe, you are healed. Anong pagigingan mo? Yung fact or yung truth? Simple truth. Kaya sabi ng Bible, mahirap ang buhay ngayon, sabi ng mundo, mahirap ang buhay ngayon, pero sabi ng Bible, you are blessed. Kaya para sa pakinggan mo ang truth. Sabi mo nga, I would rather choose, lakasan natin, I would rather choose the truth rather than the fact. Okay, sum up natin, praise God, hallelujah. He leads us in the path of life. He leads us in the path of righteousness and in the path of truth. LRT, mga kapatid, last verse. Tapos na po ako. Memorize nyo na po ba ito? Psalms 23:1-6. Ang Panginoon ay aking pastor. Pag si Lord at yung pastor, tupa ka ang tupa sumusunod sa pastor. Sabi niya, hindi ako mangangailangan. Pag nangangailangan ka, hallelujah, bakit hindi ka sumusunod sa pastor mo, kay Lord? Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan, kanyang pinapalauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan, binanggit na naman. Okay, verse 4, hallelujah. Sige, ginanyan ko yan ha. Oo, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan kasamaan sapagkat ikaw ay suma sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisiyaliw sa akin. Iyong pinaghahandan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking kaaway. Okay, next verse. Tapusin mo natin, balikan natin yan. Iyong pinanghira ng aking ulo ng langis, ang aking saray inaapawan, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod, hahapon, overtake sa akin sa lahat. Sabi nga ninyo,
lahat. Lahat ng mga kaarawan mo, lahat ng araw ng aking buhay at ako'y tatahan sa bayan ng Panginoon magpakailanman. In English, praise God, hallelujah, a Psalm of David. The Lord is my shepherd to feed, guide, and shield me. I shall not lack. He makes me lie down in fresh, tender, green pastures. He leads me beside the still and restful waters. He refreshes and restores my life, myself. He leads me in the paths of righteousness. Okay, verse, uprightness and right standing with Him, not for my earnings, but for my for His name's sake. Yes, though I walk through the deep, sunless valley of the shadow of death, I will fear or dread no evil, for You are with me. Your rod to protect and Your staff to guide, they comfort me. Okay, tapusin lang po natin basahin. Sige, next. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My brimming cup runs over. Itong gusto kong verse. Surely, or only goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days of my life. And through the length of my days, the house of the Lord and His presence shall be my dwelling place. Balikan natin yung may guhit. Medyo gusto ko ipapansin. Sabi ng Bible sa Psalms, He leads me into the stream of waters, green pastures. Saan ka nilinid ni Lord? Sa green pastures. Sa still waters. Tama ba? O ngayon, basa kayo sa 4. Yes, sabi ni David. Yes, though He leads me through, hindi gano'n, hindi sinabi. Though I walk. Sino na po ang naglalakad? Si David. Hindi na si Lord ang naglilid sa kanya. Sabi niya, though I walk through the deep, sunless valley of the shadow of death. Pag ikaw ay dumadaan sa kahirapan, hindi si Lord ang naglilid sa iyo. Ikaw ang may gusto niya. Tama? Kasi kanina, binanggit, He leads me, He guides me. Puro si Lord. Pero dito, even though I, nabanggit na po yung salitang I, hindi, even though He leads me through the deep, hindi ganon. Even though I. Kaya, ano man ang nangyayari sa buhay mo, ginusto mo yan. Tama? Diba, sinabi ko nga, pag nakapagtrabaho ka ng, nakapag-asawa ka ng tamad, huwag mo sisihin si Lord. Lord, bakit yung asawa ko ang tamad? Ginusto mo yan. Tama? May mga asawa ka nagpapakansin sa akin, gusto yung asawa ko, ate. Ate, pabili na lang ng bigas, ibibili pa lang pang-ate. Ang sasabihin ko sa kanya, pinili mo yan. Alam niyo po yung aking first girlfriend? Hindi ko makalimutan yung first girlfriend to si Yunila. Ang pangit ng pangalan. Yunila Narciso. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, napakabait. Alam niya na yung lasa ng timpla ng kape ko. Pinaglalaban ako noon. Ilang kami years? Umabot po kami ng 5 years. Parehas kami ng lilingkod. Maganda din ang boses noon. Nagbabakap din po kami dati. Kaya habang kumakanta ng mahal na mahal kita. Pero muna. Tapos sasagot na naman. Walang katulad mo. So, diba? Alam mo yung mga ganda, nagkakadibilupan yan. Madalas nagkakadibilupan yung mga nasa music at saka mga nasa skin. Nagkakadibilupan sila kasi habang maaabit, pinipersonalize ang kanta. Tulad nung nakaraan na lindo. I can't live without your presence. Wow! Hindi niyo kayo mamuhin na wala si Mika Ilo.
kinakanta ni ano, sabi niya, I can't live without your love. Sabi naman ni girl, I love you. I need you. I'm yours forever, o di ba? Kaya nga, parang sabi na kasi, parang maganda gawing team song to ah. Diba sa butan? Hold me close. Talaga nakaka-inlove, ano? Pero hindi kaya mabuhay na wala sa isa't isa. Praise God, nagka-developan pagdating sa ganyan. Pero, ang pamimili pa rin ay zero. Darating sa iyo, tulad kay Angelica, maraming mga guys. Maganda si Angelica, alam ko maraming mga naliligaw kay Angelica. Maraming mga guys, hindi naman si Lord magbibigay lang sa iyo ng will ni Lord isa lang. Wala kang choice kung paano kung pilay, paano kung bulag, paano kung ano. Wala kang choice. So si Lord magbibigay sa iyo ng maraming choices. But the choice is yours. Tulad kay Micaela. Maraming choices si Micaela, hindi lang si Ryan. Sa kanyang mga high school life. Sa mga high school life, marami din pong mga nakilala yan. Tama? Aba, si Micaela, maganda si Micaela. Baka hindi nyo alam. Good yan. Marami din po yan sa mga high school life niya. Mga gusto manligaw. Kailang mahigpit lang ang nanay niya. Pero, sa dami-dami mga nagkakagusto kay Micaela, lahat ang gusto din ng Lord para sa kanya. Kaya lang, ang choice, hindi kay Lord, kay Micaela. Among guys, pinili niya si Ryan. Si Ryan? Amen. Ewan paano si Ryan. Amen. So, yun ang sinasabi na, the choice is yours. God will give you many, many, many options na tinatawag para, ako din sabi ko ang pinagpilihan. Sino? Sino kaya sa kanila? Sino kaya sa kanila? Si Magayro, dami din yan eh. Dami niyan. May nagpapapicture na eh. Akala mo, mawawal mo makapicture. Ay, kinikilig telepon na. Picture na, kinikilig na. Pambira naman. Pero kita mo, ang nakaparad sa kanya si ano, siya pinili sa lahat ng mga girls. Parang ayaw nyo. Amen! Yes. So sabi mo, the choice is yours. Kaya ni Kailo, pagdating na mag-asawa man kayo, tapos siya pala ay mapanaaway, masungi, huwag mo sisihin si Lord. At sasabihin mo lang, it's my choice. Amen! It's my choice. Amen? Nakakaintindihan tayo. Tayo ang pumipili. Kaya sabi ni David, dumaan man ako sa libis ng kamatayan, siya lang may gusto na hindi na si Lord. Okay, sama po natin. I'm done. Hallelujah. He will lead in the path of prosperity. Ganyan si Lord. He will lead in the path of abundance, triumph, and happiness. Iyan natin mga kapatid, ganyan si Lord pag nag-lead. Gusto niya mag-prosper ka, gusto ng Lord masagana ka, gusto ng Lord matagumpay ka, at gusto ng Lord masaya ka. Baliktarin natin, kung hindi ka nagtatagumpay, hindi si Lord ang nag-lead sa'yo. Kung hindi ka sumasagana, hindi si Lord ang nagtatagumpay, hindi si Lord ang nag-lead. Kung hindi ka nagtatagumpay, hindi si Lord ang nagmumula. Kung hindi ka masaya, hindi si Lord ang nag-lead sa'yo. Gusto ng Lord, lagi tayo masaya. Amen? 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 Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayo tayo lahat, mga kapatid. Praise God. Awitin natin ang hindi ka nagkulang.